So welcome back again to my channel, and kung mapapansin nyo, change, ano na naman tayo, location. So dahil marami na akong oras this time, so tulog na sila, ako naman eh magshoot. I've decided to share with you since are finally or certified, we are formally ano na, a resident of Carmel. Yan. So, naayos na namin yung leasing namin with our apartment. And this time, masishare ko na sa inyo yung actual expenses or step-by-step na ginawa namin para masecure yung apartment. And baka pwede nyo rin siyang gawin. Okay. So, ang una kong ginawa, syempre, yung nag-hunt, diba? So, na-share ko naman sa inyo kung paano ako nag-hunt ng apartment. Yan. So, dun sa mga app na yon, nagtingin-tingin ako. And again, sinabi ko nga sa inyo, lagi ako nagpe-prepare ng top 3, at least 3 apartments, just in case na hindi na available yung apartment na napili nyo. And again, yung nauna naming napili, hindi yun yung naging final na apartment na nakuha namin dahil nga yung sa availability, ang bilis din talaga maubos. Okay? So, nung ano yan, lagi kaming, yung tatlong yan, simultaneous namin yan, ini-email kung may available, ganyan. So, nag-end kami sa isa na lang yung nahanap namin na may available. And, syempre, palitan ng email yan na based on the floor plan plus yung video or picture or photo kung may mapoprovide sila. And then if you have any questions, syempre ang una nyong consideration pala guys, yung rate, monthly rate, depende sa preference nyo. So sa amin, one bedroom yung nahanap namin kasi ito yung medyo affordable na at least may one bedroom. Ang gusto talaga sana namin is two bedroom, but medyo pricey na siya. So naisip namin after a year na lang, once na nakasettle na kami doon, nakasweldo and all, then that's the time na lang kami lilipat. Okay, so yun nga, nahanap namin, sa apartment namin is one bedroom. Ang monthly niya ay $1,034. And ano yung mga nagastos ko? So ang una noon, so kung settled ka na yun na yung kukunin mo, may babayaran kang application fee. So yung application fee, usually meron to, yung application fee, lahat yan meron sa lahat ng apartments, hindi siya mawawala. Kumbaga mandatory siya na meron. Okay, so si application fee is $50 per head. Adults lang. So, kung may kids ka, hindi naman kina-count per head yung kids. So, if we are family of 3, we have $100 application fee. So, upon payment ng application fee na yun, before that, kung nakapili ka na ng apartment mo, usually, those apartments, sa website nila, meron silang portal. So, you have to create your account there. Tapos, sasabihin sa'yo ng either ng property manager or any staff from that apartment na we can proceed now with your application, and then you have to pay for the application fee, which is the $50 per head, para ma-reserve yung unit na napili mo. And then, once na nabayaran nyo yun, kami, yung sa portal ng apartment namin, pwede kang gumamit ng debit, credit, or any pa. Yun, debit, credit. Actually, yung first payment namin, yung application fee, nabayaran ko siya via GCash. Alam nyo yun, di ba? So, tinry ko lang actually si via GCash kasi that time, wala pang space yung credit card namin. So, ang meron lang na available na naisip ko na pwedeng tinry ko lang na gamitin yung pay online ni GCash. So, sa GCash, meron doon
virtual Amex. So, once na nakapag-create kayo nung virtual Amex na yon, magpo-provide naman siya ng sarili niyang CVV code. CVV ba yon? Yon. Basta yung code sa card. So, nagamit ko siya. In fairness naman, kahit peso yung laman ng card nyo, i-convert na lang niya yon to dollar. Okay. So, after ng payment namin na $100, kasi nga 50-50 per head, yung application fee na yon ay para sa screening nyo. Meron silang credit screening na tinatawag. So, I believe that is for all kasi kahit dun sa electric namin nag-credit screening eh. So, yun yung mahalaga and I think yun yung purpose ng mga credit history, which is the credit screening. Since wala nga, bago pa lang kami, walang credit history and all, yung approval namin, magsasend sila or yung mismong parang bureau of yung nag-a-assess for the credit screening, mag-i-email yun sa inyo ng letter kung ano ang result ng credit screening. Okay? But since they are aware naman of your situation na you're a newly immigrant family, ganyan, ang pinasa ko, requirements nila ay job offer mo sa US plus yung address natin dito sa Philippines. And then, hanggang sa naka-receive na nga kami nung approval. So, yung approval is conditional approval. Why conditional approval? Kasi nga wala pa kaming credit history, diba? So, parang they're giving us a chance na to prove yung credit history. So, yun. Kaya siguro conditional approval. Parang ina-approve nila kami, but we have to prove along the way that we can pay the rent. Yon. Okay? After nun, na makareceive ng letter from credit screening, they will inform you that you have to pay na for the admin fee. Admin fee is the processing of everything, ganyan, yung papers and all, ganyan. Sa admin fee, I'm not sure if all apartment ay may admin fee. But dun sa apartment namin, merong admin fee and that is $200. Okay, so $200 plus yung application fee namin, $100. So, nakapaglabas na kami ng $300. Okay, so after nung admin fee, they will provide you the quotation of your rental. Okay, so once na nakapagbayad ka na ng admin fee, they will process your leasing agreement and the quotation of yun nga and kung magkano yung magiging security deposit mo. So the security deposit, since wala kaming credit history, they ask us na mag provide ng 1 month security deposit. So, kung ang monthly rent namin ay 1,034, we need to pay 1,034 din for the security deposit. So, security deposit ay parang sa atin na imaminus siya sa end of your rental. Okay? So, kung 12 months yan, 13 months, yung pinaka-last month ng rental mo, dun imaminus si security deposit. Okay? And then, yung first month mo, prorated siya. Meaning, kung in the middle ka ng month, kung ano lang yung araw hanggang katapusan na i-cover ng pagtira nyo doon, yun yung prorated. So, hindi mo siya babayaran as 1,034 din, di ba? Kasi sa atin, dito sa Pinas, di ba, 1 month deposit, 2 months advance, ganyan, diba? Or 1 month deposit, 1 month advance. Regardless of kung anong araw ka lilipat, one whole payment yon, one whole month payment yon, diba? So, sa kanila, yung first month mo, upon move-in mo, let's say kami, in the middle of April ang move-in namin. So, like, 2 weeks na lang yung tatakbuhin nung month,
na nakatira kami. So, prorated meaning, hindi 1,034 yung babayaran namin, but only half of it. So, like, $400 to $600, okay? But, kung makikita nyo naman yung breakdown nun, yung half nun na andun sa pinakadulo din, na hindi siya 1,000 na, okay? So, almost the same. Yun nga lang, mas tipid kasi unlike dito nga sa atin, sobrang buo eh, regardless of yun nga, kung anong araw ka lumipat, ganyan, buong month mo pa rin siya babayaran. Okay. So, ang prorated namin for that month ay pumapalo ng nasa 450 ata yun. Nasa 400 something, 450, tapos plus yung security deposit na 1,034, so it's like 1,500, okay? So, ang total naming babayaran upon move-in ay 1,500 plus the admin and the application fee of $300, total of 1,700. Tama ba? 4, 5, 6, 7. 1,700. Yun. So, 1,700 yung total na ilalabas namin for the apartment. Okay? So, ganun lang siya kasimple, guys. After nyo mabayaran yun, yung leasing agreement, and handbook as resident, ibibigay nila, ipoprovide nila sa inyo. Alam nyo, guys, ang good thing, ang maganda sa leasing nila compare sa leasing ng Pinas, sobrang kompleto. Ano yung pwede mong pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin dun sa apartment, magkano yung rate na babayaran mo kapag ginawa mo to or pag may nasira kang ganito, yung breakdown ng let's say kung yung doorknob, yung bintana, yung painting, yung carpet, mga ganun, naka-breakdown siya. Sobrang haba nung agreement, leasing agreement. Sa atin kasi wala eh, walang agreement eh, contract lang ng payment, ganun 'di ba dito sa Pinas. So sa kanila ganun siya ka-detalye. Plus yung key, ganun. So, ibibigay nila yon and then you're good to go. And they will instruct you naman kung sino yung i-contact mo or sino yung electric provider nila. So, different locations or different cities have their or has their different rules din. So, may iba nakasama daw yung utilities. But for sa amin kasi hindi eh. Iba yung electric. Ang kasama lang dun sa apartment na kumbaga in-house is yung pest control na $2. And then may water and sewage and trash fee na umaabot ng $70, $50 and $20, $70 all. Ganyan. Ipapatong yon sa bill mo, sa next bill mo. Ganyan. Okay. Ano pa ba? After noon, in-instruct kami to call Duke Electric. Sila yung electric provider namin, which is Duke Electric. So, again, different states, iba-iba yung, or different, yeah, different states, iba-iba yung provider. Sa atin kasi Meralco lang sa lahat eh, diba? Sa kanila, iba-iba yun. And then, tumawag lang naman ako, I believe it's a call center, kasi Pinoy o Pinay yung nakausap ko. Madali lang naman din, they ask your SSN, but since we cannot provide it, yung passport number naman ang inaccept. So, after ng passport nyo, gagawa na kayo ng account ni electric provider. So, bibigyan kayo ng account number and then bibigay mo yun sa apartment property manager nyo. And then, meron din silang credit screening. So, na-credit screening din ako kay Duke Electric. And then, they asked me for security deposit again of $160. But, for that $160, hindi mo naman babayaran yun agad-agad. Meron silang tinatawag na pwedeng full amount na babayaran mo siya on your bill or increment. Na maximum lang ng 2 months. So, pwedeng, ibig sabihin, kung ang monthly bill mo na lalabas, kasi depende sa consumption mo eh. May meter din naman sila. So, kung ang consumption mo lumabas $50, ang bill mo for that month,
hahatiin mo lang yung 160, let's say, plus 80 for your security deposit, and then for the second month is the last 80. Ganon. So, you have to remember lang kasi hindi ata siya totaling lumalabas. I'm not sure. So, titignan natin kung lalabas siya sa bill. Pero, sinabi sa akin ng staff or nung agent na kumausap sa akin na I have to remember daw kung how much yung security deposit ko. Yun, that's 160. But, wala naman ako nilabas dun sa 160. So, sa first month of bill pa, lalabas yun. After nung Duke Electric, wala naman ding sumunod. My apartment provided me the number for Spectrum. Spectrum is the provider of cable and internet. Okay, but I plan to call them before kami mag-fly. Kasi, wala lang. Hindi ko naman, ewan ko ba, ba't di ko pa tinawagan. So, guys, if you want to call pala abroad, you can use Hangouts app. So, you just install Beke naman Hangouts. Hindi. Just install Hangouts dialer and you can call them for free. Ayan. So, huwag kayong mahihiyang kung mausap sa kanila. Isipin mo, hindi naman kayo magkakilala, diba? And, ano naman kung di kayo kagalingan mag-English, diba? Ang mahalaga, magkakaintindihan kayo along the way. And don't be shy na magtanong if you don't understand kung ano yung term, kung may mga terms silang or jargon silang ginagamit na not really usual to us or hindi not usual to us. Okay. What else? So yun lang, ganun lang siya kadali guys mag-secure ng apartment. Paano ang magiging payment ng apartment? So, parang katulad lang nung payment ko dun sa application that I can use my credit card, I can use my debit card, or any kind of cards. Cards na ID. Joke lang. Basta yon, debit or credit. Ganon. And may mga e-wallet. I think pwede yun. As long as you can provide the card number and all. Yan. So, yun lang guys. Yan yung paghahandaan nyo. And oh, by the way, for the resident handbook, you have to prepare. So, since ito lang yung babayaran nyo, diba, up front, make sure to prepare your next month bill. So, siyempre, kung ang pinaprepare lang sa inyo is yung 1.5, make sure na, kasi yung next billing cycle, nagfo-fall yung sa amin kasi nagfo-fall ng first week of the month. So, next month, magbabayad na ulit kami ng monthly rent, diba? So, might as well, mahalaga na nakasecure 2 months mo. 2 months na, 2 months monthly rent plus your security deposit. Yun yung total na ilalabas nyo. Actually, guys, kung tatanungin nyo kung magkano yung kailangan i-prepare sa pag-alis, pocket money, diba sinabi nila $3,000 to $5,000? Actually, hindi kami masyadong, dahil nga may mga pinagdadaanan and hindi naman natatapos ang gastos kahit andito kami sa Pinas. Hindi kami kagad nag-prepare nung 5,000 kasi actually too late na nung sinabihan kami na we have to prepare 3 to 5,000. Parang na-receive ko na yung interview date ko nung sinabihan nila kami na we have to prepare 3 to 5,000 eh. But ang ginawa lang namin guys, tinignan muna namin kung magkano yung mga babayaran namin. Okay? So, from there, dun kami nag-compute ng actual. Kasi, let's say ito, yung apartment, ano pa ba yung mga babayaran ko pagdating dun. Okay? Ang good thing na inaayos nyo yung apartment dito pa lang sa Pilipinas, alam nyo kung kakapusin kayo, masyashort ba kayo, magkano pa kailangan nyo. Para pagdating ng US, yung pera na dala nyo, pangkain nyo na lang talaga. Diba? So,
nabanggit ko nga kanina sa car loan, wala naman kaming ilalabas up to 2 months. So, ibig sabihin, secure na yung transportation namin for 2 months. Then, with the apartment naman, ang nailabas nga namin almost ay 1.8 plus magpe-prepare kami ng another 1,034 for the next month. So, it's like 2.8 na agad, diba? So, parang 3,000 almost na yun. So, yun lang naman yung babayaran na namin pagdating doon. Or, yun lang yung i-expect nyong mga bayarin pagdating doon. Which is, sinettle na namin dito sa Pilipinas. So, wala na kaming poproblemahin pagdating sa US. So, ang poproblemahin na lang namin next ay yung grocery, pagkain, yung mga kailangan naming basic, ganon. And, syempre, you have to ask your employer din kung makakapag-start ba kayo agad ng work. So, sa amin naman, they told us na makakapag-orientation naman kami in 2 weeks time. Okay? So, yun lang yung medyo ipit ng pagtitipid in 2 weeks kasi hindi pa tayo makakasweldo, di ba? So, yun yung aasahan natin eh, pag sumweldo na agad tayo. Ang swelduhan naman daw sa kanila ay every 2 weeks. But, syempre, mas maganda sana kung may extra kayo dahil hindi natin masasabi, di ba? Kung sa atin nga may mga delay sa mga salary, di ba? Hindi natin alam kung baka sa kanila meron din or how soon talaga tayo pwedeng maka-work. Okay? So parang lumalabas yung $3,000 to $5,000, yun talaga yung average. But if sa tingin nyo hindi talaga kaya tapos naipit na kayo na kailangang umalis, which is yun ang nangyari sa amin, di ba? Na aalis na kami but hindi pa enough yung ipon, then you have to work on it. Ang mahalaga, yung mga necessary na kailangang bayaran ay mababayaran agad-agad. Yung mga pwedeng makontrol like yung mga groceries, yung mga food, ganyan. Pwede naman yun medyo tipid-tipirin muna. Huwag muna bumili ng mga furnitures and all. Yung mga necessary lang muna ang bibilhin. And make sure na makakapagdali din kayo ng mga makakatulong din sa mga first few months nyo. So, yun lang guys for the apartment and I hope na nakatulong kung magkano yung mga i-expect nyo na kailangan bayaran at babayaran pa doon. So, for those naman na naka-agency na may accommodation, that's good for you and very helpful yun para sa inyo. But, for those na wala, ito po yung kailangan nating i-prepare na expenses. Okay? And, samahan nyo ako sa pag-i-empake naman next time and yun nga, kung saan tayo makakarating sa budget natin, di ba? So, yun lang guys!